mga ka-business, welcome back to my channel. Today po mga ka-business, i-demo namin sa inyo itong piping machine. So, ito po yung piping machine, Pegasus W500 yung i-demo namin sa inyo. So, ito po siya. Usually, yung piping machine, mga ka-business, sa 5 threads yan, maximum of 5 threads. Pero meron na rin bagong lumabas ngayon na 6 threads. Pero bibihira pa yon. So, ang pinaka-common, itong 5 threads na piping machine. Ang piping machine, pwede mo rin gamitin na 3 threads, pwedeng 2 threads, pwedeng 5 threads, pwedeng 4 threads. So, paano yon mga ka-business? Kasi ang piping machine, meron siyang tatlong karayom pagka naka 5 threads, okay? So, pagka limbawang gagamitin mo siya ng dalawang karayom lang with spreader, ito yung spreader niya, ano? Aalisin mo tong sa gitna na karayom. So, saan ba ginagamit tong piping machine? Ang piping machine mga ka-business, ginagamit yan dito sa laylayan ng t-shirt. So, iyon po yun. Yan, piping machine yan. At saka yung dito po, sa manggas. Mga ka-business, yan, piping machine yan. Ito kung mapapansin ninyo, 2 needles lang, tapos 3 thread, okay? Tatlong sinulid. Okay? So, i-operate natin. Papakita namin sa inyo paano pag-operate ng piping machine. Siyempre, switch on ng motor. Pag on po, mga at least 5 seconds bago mo siya pwedeng paandarin para safe yung motor natin. Okay? So, yan, naka-switch on na. Dalawa yung apakan ng piping machine. Ito yung pag-angat ng pressure foot. Ayan, pag ginapakan mo to, angat yung pressure foot. Ito naman yung sa pagpapaandar. Okay, so syempre bago mo isalang yung tela mo, kailangan mo munang iangat yung pressure foot. So ayan po, angat natin yung pressure foot, tapos isasalang natin yung tela. Ayan, pwede mo na siyang paandarin. Ayan. Kaya mga ka-business, itong piping machine na to, 3 needles siya. Okay? Nakaset siya ng 3 needles. Okay? So, papakita namin sa inyo kapag ano naman ang itsura kapag halimbawang with spreader siya. Ginamit natin yung spreader. So, ito po yun mga ka-business. Ito yung sinulid sa spreader. Ayan. Okay. Kita natin to. Itong sinulit sa spreader para magamit nyo po yan, papasok nyo lang siya dito. Tapos ikakawit nyo po siya sa spreader. Ito po yung spreader mga ka-business. Ito. Ayan, yung parang looper na nakaslan. Okay? So yan, pwede mo lang gamitin yung spreader. Sa naikabit na natin yung spreader, ito papakita namin sa inyo yung pinagkaiba ng pasada niya kapag ka may spreader na. So ito yung kanina, yung walang spreader, ito naman yung may spreader. So ibig sabihin, ang pagbabago mga ka-business, yung ibabaw niya, meron ding design. Meron ding ganyan, parang zigzag. Okay? Unlike dito sa walang spreader. Itong ganito may spreader, usually ginagamit yan sa mga pangdagdag design din sa t-shirt. Ano po? So, yung ilalim niya, ganito yung tsura niya. Walang pagbabago. Ano? Yung with spreader tsaka without spreader. So, ganun pa rin. Ano po? Ang nagkaroon lang ng pagbabago, yung sa ibabaw. So, ayan yung with spreader. So, pampadagdag ganda na rin mga ka-business. Ngayon, subukan naman natin yung dalawang karayom lang mga ka-business. So, i-try natin tanggalin tong isang karayom. Okay? So, ang pantanggal ng karayom, itong tinatawag na allen wrench. Oh. So, yung maliit na allen. Usually, may kasama naman yan, may free naman yan. So, luluwagan mo lang ng konti yan, yung tornilyo na maliit na yan, sa gitna. Tapos, kailangan meron kayong long nose.
Yan, para may panghila kayo pababa. Okay. So, yan. Tapos, syempre, putulin mo yung sinulid. Yan. So, itabi muna natin itong isang sinulid. Tapos, pandarin na natin. Yan naman yung itsura niya pagka 2 threads lang with spreader. Ayan po mga kabisnes. Ayan o, makikita nyo yung pinagkaiba. Ito, 3 needles with spreader. Ito naman, without spreader, 3 needles. Tapos ito, 2 needles with spreader. So, yan o, nawala yung nasa gitna. Yung pasada niya sa gitna. Ano po mga kabisnes. So, ayan. Ngayon naman, tatanggalin natin yung spreader. Pakita namin sa inyo paano itsura kapag walang spreader. So, ito yung sinulid ng spreader. Try natin tanggalin po yan, mga kabisnes. So, puputulin mo lang yan. Tapos, i-safety mo lang din muna dito. Para just in case na kailangan mo, kakabit mo na lang. So, ito naman tayo ngayon sa 2 needle without spreader. So, pag pinatahin mo siya, yan, ganyan na yung pasada niya. Sa ibabaw, ganyan. Yung ilalim naman, ganito. So, yan yung kaparehas na itong sa t-shirt natin. Yan, very common kasi yan eh, yung ganyan. Yung 2 threads lang, 2 needles lang, without spreader. Yan, ganyan siya. Ito yung pinakaibabaw, ito yung ilalim. Ganon din dito sa laylayan. Ito, 2 needles din, without spreader. So, yan yung ilalim, ito yung ibabaw. Dalawang pasada yung nasa ibabaw, tapos meron siya parang zigzag sa ilalim. Okay? So, ayan na. Ngayon, ginagamit din tong piping kapag halimbawa gagamit kayo ng mga attachment, pwede nyo rin gamitin na isang karayom lang, mga kabisnes. So, tatanggalin natin itong isa pang karayom. Para makita nyo kung ano magiging itsura ng tahi. Usually, itong single needle, pagka isang karayom lang ang ginagamit, mga kabisnes, ginagamit yan kapag halimbawa may folder, ganun. So, dyan muna siya. So, yun naman yung pasada niya. Single needle siya. Siyempre, pagka single needle, hindi na natin pwedeng gamitan ng spreader. So, ganyan siya. Single siya. Tapos, yung ilalim, mga kabisnes, kadena. No? Chain stitch, yung kinalalabasan ng ilalim. Okay? Tapos, yung ibabaw, ganyan. Single lang siya. Isa pa. Pasada pa. Straight lang siya, parang pasada siya ng single needle, tapos yung ilalim niya lang ay kadena, chain stitch. Ayan o. Okay. So, yun po mga kabisnes yung mga